Hello guys, mga ka-friendly. Magandang araw sa inyo. Noong nakaraan, ang diniscuss natin tungkol sa power supply ng main amplifier natin. Paano i-convert yung AC na maging DC? Ngayon naman, ang part 2 naman ng ano natin is tungkol sa schematic diagram. Kung paano dumadalo yung ano natin, mga electronics component sa isang main amplifier. Kasi noong nakaraan, bumili kami ng amplifier sa round. Ito yung ano model. Isang ori din ng 502, kaso lang na iba na ito, Sakura, AB502. Ibang design na Bluetooth na siya, USB Bluetooth amplifier. 502 rin, iba na nga yung design sarap. Kasi may nadagdag nga lang yung ano, Bluetooth na siya. Ayan, tapos ito yung ano, may kasama ng diagram. Ito. Kaya lang dito, may konting error nga lang kasi kagaya ito, itong NPN transistor na to, yung 5200. NPN siya pero yung ano niya, design ng arrow niya, parang sa PNP. Pero NPN yan. Tapos ito sa ibaba. Ito 1943, isang uri ng PNP na transistor to. Kasi ito NPN to. Tapos ito naman, PNP type. Bali, complementary silang dalawa. Ngayon, balik tayo sa ano natin. Ito, ano na to? Ito, nakalagay L channel. Isang channel kasi, parang lang naman yan. Bali, dalawang ganito siya para sa 2 channel, left and right. Ito, isang channel kasi ano naman to eh. Para lang naman ang nilalaman. Bali, galing ng preamp, pumasok dito. Preamplifier natin. Tapos, pumasok ng transistor na 5551, isang uri ng PNP type na transistor. Tapos sa kabila, isang PNP type na 5401, isang uri ng PNP type to eh. Complementary yung dalawa na yun eh. Kaya lang, itong transistor natin, galing ng bali input to, galing ng output. Hindi magkakonduct to pag wala siyang base current, kaya magkaroon ng base current dito. Kasi ang transistor, hindi mag-uun yan pag wala siyang base current. Dito sa kabila, ganun din, sa PNP type, ganun din. Ang pinagkaiba lang itong dalawa na to, kasi itong NPN, ang conduction niya sa pamamagitan ng electrons. Dito naman sa PNP, sa pamamagitan ng holes, ang conduction niya. Tapos itong gabila naman sa lubong dito sa ano natin. Nanggaling naman 'to ng ano dito na. Nanggaling siya ng signal sa output na. Yung sa AC signal nanggaling siya ano. Tapos tumuloy-tuloy dito ng PNP saka NPN. Kasi hindi rin magkakonduct 'to pag wala siyang signal eh. Kailangan itong base na 'to, base ng NPN saka base ng PNP magkaroon siya ng this signal para mag-on to. Itong dalawa na to, yung DCC ng high voltage natin. Sa kabi, yung negative supply, yung positive supply. Naka-standby lang yan. Nandyan lang yan. Yung dalawa na to, yung DCC, positive. Ito yung BE, negative. Nandyan lang yan. Mag-trigger na lang yan pag nag-switch na itong mga transistor natin. Halimbawa, ito. Ang magpapaswitch nito, itong ano niya, itong D669. D669 sa origin ng NPN transistor. At saka sa negative side naman, itong negative supply, itong 649D, isang origin ng PNP type na transistor. At itong ano na to, meron dito isang transistor na 5551. Ito yun. Tapos ito, itong ano na to, transistor na to, kung mapapansin nyo, yung base, galing siya ng ano, dito sa 5401, saka dito sa 5551. 5551. Pag nagkaroon ng conduction to, saka lang gagana to, kasi ano to eh, pinaka preamplifier niya. Para pagsamahin niya yung isang, maging isang channel, itong NPN, saka isang PNP. Pinagsama niya, isang transistor, ito yun, yung transistor na yan, ito yun. Yan, ayan yan eh, yung iba 9040 yung ginagamit, yung iba naman 5551. Pero parehas lang yan, yung 9410 o kaya 5551, pwede may alin sa dalawa, pwede mong gamitin. Tapos ito naman, meron dito dalawang nakalagay IN4148, pero alam ko hindi ito IN4148 eh. Isang uri ng diode na parang voltage regulator na diode. Kasi inilagay ito dyan para sa reverse polarity, para wag magkaroon ng reverse polarity. Kasi alam naman natin ang diode, trabaho ng diode, isang one way lang yan, isang diretso lang, walang pabalik. Parang yung check valve sa tubig sa mga dumadali sa ano natin. Pag dumali yung tubig, sandiretso lang. Pag bumalik, biglang magsasara siya. Hindi niya padadalo yun pabalik. Kundi
paano lang, abante lang, walang patras. Ganon din sa dayo na to. Kaya lang dito, nakalagay rito ay in 4148. Pero dito, meron akong hawak na ano, mainboard para sa 5-auto. Ito yun eh. Ito yun, yung diode na yan eh. Yan, yung diode na yan. Ayan, yan. Dalawa. Kasi ano yan eh, para naka-series. Ito yung positive, galing sa positive VCC. Tapos negative, positive, negative. Sa kabila naman, ito yung positive, negative, positive, negative. Yung huli, negative, para sa negative supply natin. Itong diode to. Pero ang alam ko, hindi. Kasi yung IN4148, ganito yung forma nun eh. Maliit. Yung IN4148, maliit siya. Ito yun yung mga IN4148. Ito, ito, ito. Ayan o. Ayan, ito yung mga forma ng IN4148. Ayan. Ayan, IN4148 yan. Yung mga switching diode yan. Switching diode, yan na, kikita nyo. Pero ito, nakalagay sa diagram niya. IN4148. Pero hindi kasi nakalagay rito, 27 volts eh. Ano, isang ano yan, isang diretso yan. Ito para sa positive, yung kabila, para sa negative. Ano, para sa negative yan eh. Nakalagay 27 volt. Thinner diode siya. Kasi ang trabaho nito, voltage regulator eh. Kasi yun lang guys, bali ito, hindi siya ano, isang thinner diode to, hindi siya IN4148. Kasi kung papansin ninyo, galing siya sa ano eh, high voltage to, na power supply natin. Galing ng 50 volts. Tinrap lang siya ng resistor. Para maging ano siya, 27 volts. Ito, sa kabila, ganun din. Dalawa na yan, naka-series na thinner diode para sa voltage regulation niya. Inano niya. Tapos, ito naman, itong output na natin. Ito yung output na to. Isang NPN, saka isang PNP. Ito na yung pinakauling amplification process para sa, ano natin, high signal, audio frequency natin, para i-drive yung mga malalaking speaker natin. Kailangan mag-switch to. Ngayon, pagkakadalasan ito, sinisibak ito kasi dito, yung mga bis na yan, i-check nyo yung mga resistor niyan, yung mga bawat bis niya, may mga bis resistor yan para sa, kasi sabihin na natin yung bis na gagaling sa 12 volts, i-trap na resistor yan, bawat sabihin natin ito 0.06, halimbawa ito 0.6, yung resistor na nakakabit sa kanya, yun yung sobra na matitira sobra sa ano niya, voltage niya, doon mapupunta sa resistor na yan. Kaya pag may problema sa resistor mo, may problema sa nag-change value na yan, depende sa resistance, tataas itong base voltage mo, tataas yung collector current mo. Pag tumaas yung collector current mo, iinit yung output natin. Kaya kailangan, pag sinibakan ka, huwag mo muna ikabit ito. Tanggalin mo muna, tingnan mo muna kung tama yung base na lumalabas, base current na lumalabas sa kanya. Kailangan sakto. Kasi pag tumaas ng 0.6, tataas din yung collector niya. Well, tumaas ng 0.6 yung base current niya, tataas din yung collector current. Kaya pag tumaas yung collector current, tataas din yung ano rito. Kaya check nyo yung muna yung mga resistor. Kadalasan yung mga resistor yan, change value na eh. Kasi yun yung mga resistor, yun yung mga base. Katrabaho na resistor, ano siya, ino-voltage wrap niya, saka nililimitan niya yung current na pumapasok sa device, sa component natin. Tapos bali ito na magiging output natin. Ito naman ano natin, standby lang naman ito, nandyan lang yan. Hindi yan magkakandak, magpuplo yung current pag hindi pa nagsiswitch yung transistor, kailangan magswitch muna. Pag nagswitch na, saka na dadalo yung current mula sa collector to emitter, saka magkakaroon na ng output. Dito naman sa kabila, ganun din. Mula emitter naman to collector. Emitter to collector naman, pag ganun na sila yung, ano na, yung conduction yan. Tapos dito, meron siyang coil, papunta ng speaker, tapos ito. Papunta na ng relay. Yung relay. Itong relay natin. Para sa mga speaker na ito eh. Pag may problema kasi ano natin, hindi rin ito mag-on itong relay natin eh. Pag may problema rito sa output signal natin. Kasi meron yung ano, tinatawag na DC offset protection, mga high current protection. Meron yan.
Tapos meron dito, ayun yung design niya guys, meron dito sinetype na 5.1. Tapos pumasok ng transistor na 5551. Puro NPN transistor na ginamit dito eh. Merong ano, isang 5401 PNP. Pero kadalasan puro NPN na. NPN, NPN. Yun lang guys, yung design niya. Ito yung ano, ito yung IN4140 talaga. Yung signal diode na to. Ayun o. Galing ng signal talaga siya. Pagka nakabiglang ano to, high signal, ano to, pa switch signal kasi itong ano na to, switching diode na to. IN4148. Ayun o. Tapos naka-ground siya. Kaya pag may problema itong output natin, hindi magkakandak, hindi magkakaroon ng signal tunda kasi yung isa naka-ground. Ito positive, negative, naka-ground yung ano niya dito. Tapos pumasok ng 5551 transistor para sa relay, yung relay drive. Ito yung relay drive na to. Ito naman, supply. Kailangan magkaroon ng supply ng relay dito. Galing na siya ng kabila na eh, sa kabilang ano na to. Ang transistor kasi natin, tinatawag na current control device. Control device, tapos switching. Saka amplification. Yan, yun ang trabaho ng transistor natin eh. Yun ang purpose ng transistor natin. Bakit tinawag ng current control device? Kasi sa ano kasi, doon sa inano nating binlog natin na MOSFET, ang gate kasi noon, pinokontrol siya ng bultahe, wala na siyang direkta na, wala na siyang resistor. Dito kasi, sa transistor na to, kailangan niya magkaroon ng resistor sa base. Kasi pag walang resistor, susunugin yung transistor natin. Halimbawa, ang transistor natin. Halimbawa, ang transistor natin, ganito. Yan, ito yung collector emitter. Kaya tinawag na current control device kasi ito yung base. Kailangan dito magkaroon yan ng ano, ng halimbawa, ito yung base emitter voltage. Ito yung resistor. Ito yung ground. Kasi emitter ground. Ito yung sa 12 volts. Pag wala ditong ano, wala itong resistor na to, susunugin niya itong transistor parang kagaya sa LED. Kasi ang magiging base niya, sobrang baba lang. Alpa, sabihin natin 0.6. Yan, ang magiging base niya. Pag wala yung resistor na yan, kasi yung sobra sa 0.06, sa kanya na mapupunta, ibo-voltage drop niya. Depende sa resistance ng resistor. Pagka mataas ang resistance, mas, ano, mababa yung voltaheng ilalabas niya. Pag mababa yung resistance, mataas yung voltaheng lalabas niya. Kailangan magiging proportion sa base current, sa hinihingi ng supply para sa base emitter voltage. Ngayon, pagka mataas naman yung base current niya, mataas din yung magiging collector current niya. Ito yung, alimbawa, ito yung collector current. Ito yung emitter current. Yan. Pag mataas yung base current niya, mataas din yung magiging collector current. Yun ang tendency na umiinit yung transistor natin. Kailangan, ang ano ng transistor natin, tama lang yung ilalabas niyang ano. Kaya nga tinatawag na biasing kasi, pag sinabing biasing, pinaano mo, siniset mo sa tamang voltage at current yung transistor mo para sa output. Kasi bawa, ito yung input. Ito yung input. Kaya tinatawag ng transistor biasing kasi siniset mo itong base current niya para maging tama yung ilalabas niya sa collector current. Sabihin natin ito yung output. Ito na yung output eh. Kaya yan. Pag mataas yung input, mataas din ang magiging output niya. Pag mataas yung base current, mataas din ang magiging collector current niya.
Kaya kailangan, tama lang. Kasi yung mga silicon ano, transistor, ang pinakano niya talaga, tamang current para sa base current niya is 0.6 volt lang. Pag tumaas doon, talagang iinit yung transistor natin kasi mataas na rin yung collector current niya. Kasi ito naman, kailangan nito. Minsan meron din itong mga resistor, mga point something, para kung nag-short man, resistor lang minsan na-open dito para mapunta lang sa resistor yung natitirang current. Kailangan talaga, mga collector manometer, may mga resistor yan. Kaya tinawag na current control device dahil ngayong base natin, lagi may resistor na nakakabit yan. Kasi kung walang resistor, mag-meltdown, masisira yung susunog yung transistor natin. Pag nag-ano yan, saka na dadalo yung current sa pamamagitan na ng collector to emitter. Ganyan na magiging flow ng current niya. Yun lang, kaya tinawag na current control device kasi may resistor. Doon sa MOSFET kasi, sa binlag natin, wala nang resistor yun. Direkta mo ng bibigyan siya ng ano, gate supply. Kasi doon naman sa MOSFET, voltage control device siya. Kasi voltage lang, wala nang current yun dahil wala na siyang resistor, direkta na. Dito naman kailangan meron siyang resistor talaga. Hindi pwedeng wala kasi pag wala resistor, automatic masisira yung transistor natin kasi tinawag siya sa current control device. Guys, meron akong amplifier na ginawa. Dati ang inano nito, volume control lang. Ngayon, inumpli na may-ari, mahina raw yung kabila. Eh, sinubukan ko, okay na naman yung mga control, gumagana naman lahat ng control. Yung balance, bass niya, yung bass, treble. Nagbabari naman, hindi iba naman tunog. Kaya lang yung kabila, ang hina, yung kabila, ang lakas. Talagang nag-i-spark yun sa may salpakan ng speaker. Ngayon, nung binuksan ko siya, ito nakita ko, may sunog na resistor. Tapos may mga kalakalawang pala siya, ano. May sunog na resistor, tapos may mga kalawang na mga, ano, kalawang. Ay, mga puro kalawang, ano. Kaya siguro ito yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng ano siya. Yung nag-i-spark yung salpakan ng speaker, tapos ang hina ng kabila, naka 12 o'clock na yung volume control, ang hina. Hindi parehas yung balance ng sound niya. Yung isa sobrang lakas naman. Pero nakokontrol yung volume, gumagana yung balance, bass treble niya, yung tone control, gumagana naman. Kaya ngayon, ang gagawin ko, papalitan ko muna itong ano, resistor. Tapos yung mga transistor na kinalawang, ayun o. May transistor na kinalawang. Pati ito dito, ayun o. Linisin ko muna siya. Ito yung transistor. Kasi sana natin yung ganitong transistor. Pali ang output ng mga 5-auto, 8. Iharap natin. Yung output ng transistor, bali 8, apat na NPN type. Yan, apat na. Sa bawat channel, dalawang NPN, complementary niya sa PNP. Yung NPN type, yung C5158. Kasi yung transistor natin, pag sinabing 2SA, 2SB, NPN type, ay di, PNP type, 2SC, 2SD, NPN type, NPN type, tapos yung IN series na tinatawag, saka IS series, diode naman to. Yan, diode siya. Ganyan lang guys, para malalaman natin kung PNP o NPN. Yung 2SA, 2SD, PNP type. 2SA, 2SD, NPN type. Kaya yung transistor natin, apat ang NPN, apat din ang PNP. Kasi yung complementary ng ano, C5198, A1941. Kaparehas lang din ito na ano. Tapos ang fixing ng transistor natin, bali nakaganito lang siya eh. Yung transistor natin nakaganito lang siya. Ayan. Ayan. Bali ito galing ng ano, fuse natin. Ayan. Well, itong fuse galing ng power supply sa yung bin, ano natin nung nakaraan. Power supply, may fuse doon. Tapos, pumunta ng collector.
itong NPN type na transistor na to, para sa positive VCC. Yung ano, PNP naman, para sa negative BEE natin. Ngayon, ang pag-ano nito, ang connection nito, yung collector ay yung base, pumunta ng transistor yan. Itong base, pumunta ng transistor sa ano to, yung D69 dito. Yan. Yung base nito, nanggaling dito sa mga transistor na to eh. Ito to, transistor na to. Yan, transistor. Yan. Yan, complementary din to, itong transistor na to. Yung base nito, kasi ito magti-trigger para sa final amplification natin. Para sa low signal, kukonvert niya to high signal. Ito yun. Bali, itong base na to, pumunta ng transistor natin na ano, yung D669 saka D649. Bali, yung collector na yan, ano lang naman yun eh, parang pinag-connect-connect lang yung collector. Tapos yung emitter niya, yun ang output niya. Yung emitter, output na papuntang speaker na. Yan yung emitter. Bali, yung emitter ng PNP type, saka emitter ng NPN type, ito na yung resistor. Yung gitna, yun ang magiging output na papunta ng speaker natin. Ganon din sa kabila, ito ganon din sa kabila. Kasi yung dalawang NPN, dalawang PNP, isang channel yan. Pwede ka naman magdagdag, dagdagan mo na lang. Susundan mo na lang kung paano ang tamang koneksyon. Bali, yung collector, ibig sabihin, pinagsama-sama. Yan ang collector, pinagsama-sama para sa NPN, para sa positive. Tapos yung PNP naman, yung collector pinagsama-sama para sa negative supply. Yan, pumunta yan ng fuse eh. May makikita kayong fuse. Ganito yung fuse na yan. Yan, yung fuse na yan. Ayan yan. Kaya makakasukat ka rito ng output galing dito sa ano na to, capacitor na 10 microfarad 63 volts. Pumunta dito yan ng kapanang fuse. Kaya pag minsan, pag short ito, pag may sirang output, bumibigay ito. Kasi short protection nga ito eh. Para wag bumalik dito. Kasi pagka wala itong fuse, yung iba kasi pag walang fuse, pag short ito, iinit ito eh. Iinit yung diode natin. Iinit yung transformer para babalik. Transformer masusunog. Kaya nilalagyan siya ng fuse for short protection. Ito yung fuse na yan. Ito yun. Ayan. Yung isang fuse para sa negative supply. Yung isang fuse para sa positive supply. Ganun lang. Tapos yung base nito, ayun din, pinagsama-sama din yung base ng dalawang ano. Ay, ito tama, yung base nitong apat na NPN, pinagsama-sama, pumunta to na ano eh, yung si ano, itong base na to pumunta ng D669. Ito yung transistor na D. Tapos ito naman pumunta ng B. D649. Ayan. Yan guys, yan ang tamang connection. Bali, itong ano, NPN, yung collector niya. Bali, ang connection niya, collector to collector para sa positive VCC, sa NPN, ganun din. Collector to collector, pinagkoconnect nilang mga collector niya para sa BEE supply. Tapos yung base nito, para doon sa, ano, bali itong D669, sa low signal to, low audio frequency, bali kukonvert niya to para sa high signal, high voltage, high frequency signal natin. Ito yung magiging final amplification natin itong mga output na to. Kaya ganyan magiging connection niya. Ito yung ano, speaker. Yung dalawang, may makikita kang apat na resistor, ayan yung papunta na ng speaker, output na. Yung emitter ng ano natin, output, ayan yung papunta na ng speaker. Yung emitter, ayan yung papunta na ng speaker. Bali, ganyan ang magiging ano niya. Yan. Tara guys, gawin muna natin yung amplifier. Ngayon, dahil bumigay na siya, wala nang sound, titingnan natin yung mga output transistor natin. Naka-range tayo sa times 10, kaso lang burado na. Yan.
Yung mapapansin nyo, shorted yung output. Kailangan natin tanggalin isa-isa. Ibig sabihin na nito, nag-short sa may positive side. Kasi yung ano, hindi, PNP rin ito eh. KNPL. Ang shorted yung itong isang ano. Pero yung isa, hindi naman eh. Yung isa, okay naman. Shorted, kailangan natin tanggalin. Stay tuned lang. Yung dalawang transistor pala nito, fake pala ito eh. Faking 502. Ayun, walang laman o. Oh. Tingnan mo. Yung connections niya, wala o. Oh. Sa, dun sa labas, di mo mapapansin. Yung pala, isa lang pala. Bali, dalawang, kagaya nito, walang connection o. Oh. Bali, ito lang. Isang NP, saka isang PNP. Bali, yung dalawa pala, walang connection. Kaya nung tinanggal ko, nagtaka ko. Dalawa, naka... yung dalawa, naka-mika. Itong bakal. Ito yung legit na ano, may laman. Itong isa, props lang. Kung titingnan mo, pareho-pareho. Kaya pala, nagtaka ko yung isa plastic. Peking 5-auto pala to. Ayan o, plastic. Eh, wala palang connection yung isa. Bali, dalawa lang. Nakalagay apat, pero dalawa lang. Wala palang connection yun. Faking 5-auto pala to. Ano? Ito yung may connection. Saka itong isa. Ito, wala. Oh. Napeke ako. Ano? Ayan, pinulawang na. Itong pinalawang dito guys na transistor A9014. Ito yun S9014 S9014. Isang ore ng ano to NPN. Yung gitna nito ang base. Emitter yung kaliwa. Kanan yung collector. Yan. Tapos ito, ano to, ito yung IN41 ported. Switching diode yan. Tapos ito na yung kanina nasunod. Yan, pinalitan na natin. 10 ohms. Supply para sa ano niya. Supply para sa negative. 7909, ibig sabihin, para sa negative supply, papuntang operational amplifier sa op-amp niya. Ito yung guys, oh, nasunog. Yan guys, mga kapwende, kukunan natin ng supply. Bali, naka-rinse tayo sa 200 volts DC. Tingnan natin. Kasi ito ang ano nito. Output nitong transformer. Ano lang, 32. 12 volts to 0, 12 volts. Tapos yung isa, supply sample, 32, 0 to 32. Tapos ito sa blower na to, sa panya. Bali, isang 12 center tap, saka supply sample na 32 volts. Tingnan natin yung out. Ayan guys, power on na natin. Ayan, naka-power na. Tingnan natin yung supply. Ito yung capacitor, yung positive. Positive, negative. Sa baba yung negative supply.
Ayan, 40. 43.5 sa taas. Negative. Negative 43.9. Yung output ng transformer 32 lang. Nung na-convert naging DC, naging 43.9 negative sa baba. Ayan, 43.8, 43.9. Kailangan balance. Ngayon guys, double check na natin yung supply. Mag-voltage checking tayo. Pisa natin sa power supply. Ayun na natin. Ayun, naka-reinstall sa 200 DC. DC. Meron tayong 44.2 para sa ampli. Negative 44.2. Ayan guys. Meron tayong 44.1 sa collector ng NPN transistor natin. Tapos yung base voltage natin, 0.4. 0.4. Sa kabila, negative 0.4. Ibig sabihin, normal na normal yung pagdating sa base biasing natin. Okay na yung ganyang 0.4. Tapos yung collector, negative 42. Sa PNP type. Kasi ang PNP kasi para sa negative supply. Yung NPN para sa positive supply. Yan. Yung kabila. Ganun din. Ganun din yan kasi naka-series lang naman yan. Ay, naka-parallel. Ano? Negative 44.2. Tapos positive. Okay na guys, kasi kailangan importante na kunan natin ng base biasing kasi pag tama yung base, hindi init ang output natin kagaya niyan sa PNP output natin. NPN output natin, meron tayong 0.4. Tapos kanina guys, sa nasunog na resistor sa negative 9 volts, titingnan natin, check natin. Negative 15. Bakit ganun mataas? Negative 15. Kasi sa input pala yun, yung nasunog na resistor, sa input pala, kasi ito yung output eh. Ayan, negative 9 volts. Yung kabila, positive. Ayan, positive 9 volts para sa op-amp natin. Yung isa, positive. Yung nasunog kanina, negative. Para sa op-amp. Ganun lang guys. Ibig sabihin, normal na normal lahat ng voltahe niya. Pero yun lang guys, okay na siya. Pantay na yung sound niya. Yung ano, right sa kanlib niya, pantay na. Ang nangyari pala nung una, kaya hindi pantay. Malakas yung kabila. Malakas yung isang channel kasi yung negative supply pala niya sunog na yung resistor sa negative 9 volt kasi may ano yan eh, may regulator IC na ano 79 series yung sinabi ko dun sa vlog ko sa power supply, 79 series negative supply. Para sa negative 9 supply niya, yung resistor doon galing sa input na 10 ohms 1 watt sunog na. Kasi siguro ganun nangyari kung bakit yung kabila malakas yung sound, yung kabila sobrang hina. Kasi yung supply ng op-amp natin hindi na balance eh. Kailangan mag-balance yung negative sa positive supply niya na 9 volts. Siguro hindi na balance. Yung 9 volts niya parang may ano na problema. Kaya siguro naging dahilan. Kasi ngayon okay na siya eh. Okay na yung sounds niya. Ayan guys, so, patutugtugin natin. Ano? Dati may naka 12 o'clock. Doon mo lang maririnig yung sound. Tapos yung isa, pag nilipat mo, sobrang lakas. Pero ngayon, okay na siya. Pantay na. Ayun o.